alam nyo, kailangan natin gawing siguro ghost man. Yung mga hungry ghost, kailangan natin gawing happy ghost. Paano po ba gagawing happy ghost at hungry ghost, no? Kailangan, itong mga hungry ghost na to, kailangan natin sila alayan ng prayers, alayan ng mga pagkain, alayan ng mga bulakla, alayan po natin sila ng mga dasal. Dahil itong mga hungry ghost na to, pag naalayan natin sila, nagawa natin to, they might bring in, pwede sila magpasok sa atin, mga buhay-buhay, ng suwerte, ng kasaganahan, ng prosperity, ng good fortune, ng good luck, ng success sa ating mga buhay-buhay. Okay, so in the meantime, before I pass you on to, okay, before I pass you on to Paul, so in the meantime, ang atin bang, sa ngayon, di ba, kasi nasa gitna na tayo ng Ghost Month, ano ba ang pwede pang gawin para gumaan-gaan kahit paano? Itong natitirang ilang linggo? Yes, 2.5, no? Ah, 3 weeks po. Yes po. Ang pwede natin gawin, unang-una, is huwag natin kalimutan ang mga past o ng mga tayo natin, mga kamag-anak, kakilala, mga kaibigan. No? Importante, alayan natin sila ng kandila. Pwede kulay po lang ng kandila sa labas ng bahay. Kung may picture kayo ng family members, so may picture sila, pwede ka mag-alay ng mga bulaklak, pwede ka mag-alay ng insenso. Sa Chinese traditions naman, pwede tayo mag-alay ng mga pagkain. Pork, chicken, fish, beer, sigarilyo, any kind of prutas. Huwag lang po yung prutas na dikit-dikit para hindi dikit-dikit ang malas, no? Ay, pwede ka rin mag-alay ng mga food, soft drinks, mga sweets. After, si Jing, no, marami nagtatanong, mga Master Hanz, ito bang alay, pwede bang kainin? Pwede pong kainin. No, lalo lang hirap buhay ngayon, no? After natin mag-alay, itatapon natin, hindi naman maganda siguro yun, no? Ang dapat lang natin gawin is bago natin kainin ang mga alay natin, ay ipapalitan lang natin yan ng plate, ng plato. Kung saan nalagyan na niya, papalitan mo, nahugasan mo, napalitan mo lang, yun na ulit ang pwede mong kainin. O yun na rin pwede mong plato para pwede ka doon kumain. Saan mo i-aalay, Master Hanz? Yan, maganda po. I-aalay po yung alay na to. Pwede ka maglagay ng isang table sa labasan ng bahay para sa mga hungry ghosts na nasa neighborhood nyo, nasa lugar nyo, o nasa area nyo. No, lagyan niya po itong table na to, lagyan niyo silang pulang tela, lagyan niyo ng mga pagkain, mga alay, mga foods, mga candles, mga flowers, mga paper money, beers, sigarilyo, dahil mga hungry ghosts nga eh, ano sila, hungry, no? Gutom sila, gusto nila ng konting bisyo, konting alak, konting yosi, para medyo sa health nga naman, eh, medyo malungkot sila doon. Para, pag ito, na-alay mo sila, pwede, posible daw po, no? Pwede, posible daw po na maging mas lucky ang ating buhay sa bahay, sa negosyo, sa bahay, sa pamilya. Pero po ang samahan ng family members if magagawa natin mag-alay ng mga some foods para some prayers po para sa mga hungry ghosts nito. Iiwan mo sa harap ng bahay mo? Iwan mo to sa harap ng bahay mo. Kailan pwedeng kainin to? Pag naubos na ang insenso o pwede naubos na ang kandila. Yan, pwede mo nang kainin yan. Ibig sabihin, pag nag-burn ka ng paper money, naubos mo na yung paper money, o time for you na pwede nang kainin.